Good day to everyone, good morning, good evening, good afternoon to all beautiful people around the world. Thank you Lord sa biyaya ng buhay na pinagkalabi po sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Special shout out po sa ating mga viewers, subscribers, YouTuber, sa mga bagong viewers at sa mga bagong subscribers. At sa ating mga bagong kaibigan, welcome po kayo sa aking simpleng channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga bagong manonood po at bagong subscribers, pakipindot lamang po ng notification bell at pakisubscribe para sa mga susunod pa nating simpleng video. Special shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo, mabuhay po kayo. Ito na naman po ako ngayon sa inyong harapan upang ibahagi ang simpleng talambuhay po ni Father Horacio de la Costa SG. Ito po yung Philippine 1 peso commemorative coin ni Father de la Costa. Si Padre de la Costa po ay ipinanganak sa bayan ng Mauban, Quezon noong May 9, 1916. He earned his bachelor and arts degree sa Ateneo de Manila noong 1935. Noong panahon po ng World War II ay nakulong po si Padre de la Costa sa Fort Bonifacio nang 2 buwan dahil sa pagkikipag-ugnayan at pagbibigay o pag-supply ng mga damit at gamot sa mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo. Nakumpleto din po ni Father de la Costa ang theological studies sa Woodstock College sa Maryland taong 1945 hanggang 1947. Siya ay naordinahan din po bilang pari noong March 24, 1946 at naging kasapi din po siya ng National Historical Commission noong 1967 hanggang 1977 at siya ay namatay noong March 20, 1977. Wala pong nabanggit ang dahilan ng kamatayan ni Father de la Costa. Ang ito po ang ilapit-lapit natin. Ito po ang kanyang portrait, ang harapan. Sa gawing kaliwa po ay nakatitik ang Republika ng Pilipinas at sa bandang kanan naman po ay ang nakatitik ang 100 taong kaarawang ni Padre de la Costa na may taong 1916 hanggang 2016. Nakatitik din po sa ibaba sa may kanyang kanan dibdib ang kanyang pangalan, Father Horacio de la Costa. At ang kanyang pong likod ay ito po sa gawing kaliwa 1 peso at ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at na may taong 2016. Ang material niya po ay nickel plated steel. Ang kulay niya po ay grayish white. Ang diameter niya po ay 24 mm at ang bigat naman po niya ay 5.35 grams. Special shoutout po sa grupo ng mga YouTubers, subscribers, mga coins collector. Paspasa na po ito, bilisan. Special shoutout po to Today's Cherry, si Sir Libato, Simply Lotlot, Lorena Villaflor, MJ One Vlog, Jermaline Calob, Philippine and Central Pen USA. Shoutout po sa inyo mga kapatid. Sister Screen Greta from Germany.
Christina Pepper from Canada, Buholana from Norway, Emma Pantiquin from Japan, Mary Ann Yoshida from Japan, Natlin Blag. Special shout out po sa inyong lahat. Special shout out Bossing Swan Lemon, Money Collector, Bro Coins TV, Flora Bel Cubio, Bro Rona Del Duena, Bro Dong Camiling, Bro Rich Collection, Bro Ralph Retro, Bro PH Collection, Bro Saudi Boy, Cousin Coins. Special shout out Price Watch TV. Special shout out Spoken Dollar Silver Dot International from Netherlands, Spoken Taglish Coins Junkie from Australia. Shout out Philippine Coins TV from Korea. Ingat ka dyan, Bossing. Bro Collector Speak, OFW Coins Collector from Kuwait. Bro Rens TV. Special shout out to Adel Alanas and family from London, Pascal from United Kingdom, Glenn from Singapore. Shout out si Srina in London. Shout out Numismatis Sam. Shout out also to my pinsan Edita Salvador from Kuwait, Barles and Ahero family from Qatar. Ingat po kayo dyan. Shout out to Ray Christopher from Jeddah. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na panonood. Huwag po kayong magatubiling mag-subscribe sa mga bago po at pakipindot na rin ang bell para sa mga susunod po natin mga simpleng video. Ganyan din po, special shoutout sa ating mga OFW. Ingat po kayo saan man po kayo dako ng daigdig. Ganyan din sa ating mga frontliners, mabuhay po kayo. Ingatan nawa tayo lahat ng ating Panginoon Diyos na malabanan ang inaarap nating krisis laban sa COVID-19. Manatili nawa ang kapayapaan muli sa ating mga tahanan sa loob at labas nito. At patuloy na magkaunawaan higit sa lahat sa loob ng ating pamilya. Mabuhay po tayo. God bless po.